Magandang buhay! Welcome back to my channel! It's me, Ma'am Anne! Ma'am Anne! At your service! So today's videos, guys, mag-aralan yung mga Google Docs tricks. Okay, so marami po tayong tricks sa ating Google Documents. Wala, hindi natin ito makikita sa lahat ng sa ibang documents, software. So dito lamang po sa Google makikita nyo at malalaman nyo kung ano-ano pa po yung mga trick na gagamitin natin na worry, don't worry, no more worries po. More control S at all. Kasi nagmamatic na po siya. Hindi mo na kailangan ba? Control S, charot. So today, sa Google tricks, Google Docs tricks natin, how to convert from Docs to PDF, how to convert from PDF to Docs, how to convert JPEG into Docs, how to use the voice typing, and how to use the translation on Google Docs. Tayo sa ating mga documents. So, i-type lang natin ng docdocnew. Then, pupunta na tayo sa ating untitled document. Kung gusto nyo naman ay pumunta kayo sa ating mga Google app, then hanapin lamang natin ang Google Docs. So, marami tayong makikita dyan sa ating page. May template at yung mga recently used na mga documents. And then, doc sheets, slides, and forms, and drive. So, ito yung mga importanteng documents na ating gagamitin as educators or teacher. So, dito ay makikita natin ang blank at mga iba't ibang templates. Ayan po, marami tayong makukuha mga idea dito na hindi na tayo mag-iisip na kung ano-ano yung gagamitin natin ng mga designs and etc. So, ayan po, pwede kang pumili lang kung ano ang nagustuhan nyo. So, dito po sa baba natin, yung recently used, ay meron pong owned by anyone, last opened by me, then views. So, merong dalawang grid at saka list. So, for me, I prefer to use this view para makita ko yung anong dates, anong time, kung sino po yung may-ari ng documents na yon, kasi merong shareable at pwede ka rin mag-edit doon. Pwede ka rin mag as a view sa mga collaborative works mo sa kasamaan sa school. So, ayan po. Mag-umpisa na po tayo. So, dito po ay example ng ating PDF. Paano natin ginawa yung PDF? Punta lamang tayo sa ating file. Di makikita ka ng downloads. Tapos, hanapin mo lang ang PDF. So, yung may PDF doon, pwede mo click mo na yan, somatic na po na magiging PDF na yung file mo. So, as vice versa po, lahat ng documents natin ay nasa ating drive na. Excuse me po. Kaya, pag kinonvert din natin yan into PDF, i-right click lang po natin. So, makikita ka rin doon, open with Google Docs. So, yan lang po. Simple lamang po. So, dito po ay sa ating Google Drive. So, ito yung pinaka-storage natin kapag tayo ay merong account sa ating Gmail. So, matik po na meron tayong 15 gig. So, ito may example tayong picture. So, i-convert natin yan into Google Docs. So, i-right-click lamang natin yung picture na makikita kang open with, then select Google Docs. So, simple lang po. Ayan po, lalabas na po yan mamaya. Na yung galing sa picture ay gagawa ng paraan ni Google Docs na maging editable siya.
So, ilang minuto lamang po. Ayan na po siya. So, sa upper na part po, ayan na po yung original na ano. Tapos, ayan na po, kinonvert na po ni Google Docs. Diba, napakasimple, parang magic na paano niya ginawa yun, na picture into editable document. So, pwede ka na mag-edit dyan kung ano-ano ang gusto mong idugtong. So, ayan po. So, pwede ka rin dyan mag-hyperlink, mag-insert ka ng mga links para po, pag pinindot mo yung isang word, for example, itong module, so, highlight natin yan, then insert tayo ng link, then, mag-insert na tayo yung module. So, example ng module ay, meron na kasi akong nasa drive ko, yung mga science module ko. So, pili lamang po tayo kung saan po nakaangkop ang ating klase, yung lesson natin. So, pipindutin natin yung science module. Ayan po. Kapag na blue na or naka-highlight na siya, so, ibig sabihin, nakalink na po siya sa isang document. So, ayan na po. Binuksan na po natin yon para hindi na tayo magsayang pa ng oras na maghanap na sa ibang file kung nasaan yung file na gusto mong hanapin. So, prepared na po yan. Nandito na sa isang document. So, hyperlink lamang po. Ito po yung tinatawag na interactive documents. So, dito din sa tools, dyan, pipindutan natin yung tools. Sa tools, punta tayo dun sa voice typing. Ito ay magandang gawin din as mas mainam na ano na, hindi ka na mag-effort pa ng mag-typing. So, konting revise na lang pagkatapos. For example, an unexpected stranger. Oh, what? Yellow. Okay, so i-zoom muna natin kasi sobrang diit yung 100%. So gawin natin ano, tapos i-back natin ito sa black para naman easy to read. So ipalakihan natin yung font. Ouch! Ano, balik natin sa 24 natin para masaya. Charot! Favorite number lang po. Chang, 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 chang. So, ayan na po. So, dudugtungan po natin yan. Okay, pag nagsalita po tayo is kailangan nakabuka talaga yung bungangan natin. Tapos, isabi natin next line, comma, period. Ganun po. Tapos, pag ano na lang din po, i-edit lang po natin kung anong gusto natin i-correct natin doon sa ginawa nating voice typing. So, minimal lang po ang ating ayusin. Yet, for example, when I get home, comma, my sister wanted to know all about Miss Havisham. So, yung comma dyan, ipapalitan mo na lang ng comma talaga. So, yung period. Papalitan mo rin ng period. Okay, so, kasi, parang yung pag sinabi mo yung period, comma, so, ginawa din yung word. So, ito po yung voice typing ko is pre-recorded na po siya para po mas madali na lang po yung aking pag-record. So, she was showing me. Ayan. So, another thing, another phrase ang gagawin natin. Here are my tricks and tips on the Google Docs. First thing you have to do, charot. First thing to do, you have to convert doc from PDF or vice versa. Kasi pwede mo naman siyang pagkatapos mong i-docs, pwede mo rin i-PDF. Pag PDF, pwede mo rin i-docs. So, ganoon po. Here are my tricks and tips on Google Docs. First thing you do, you have to convert doc from PDF or vice versa. Second, if you have to convert from the image or photos into Google Docs. So, something like that lang po. So, may mga konti-konti lang tayong using dahil yung feeling kasi pagbigkas ng ating mga bunganga, charot. Yung mga enunciation, yung mga pronunciation, hindi maintindihan ni Google Docs. So, ayan po. So, for or photos or JPEG into Google Docs, comma. So, ayan, papalitan. Yan na lang din ang papalitan natin. Yung comma talaga na symbols. So, you have to use the voice typing. And lastly, you have to use that translation. So, ang translation po talaga ay
ma-amaze ka. Ang gandang ewan ko ba kung ikaw nag-study ng sa language. If you are a Filipino, then may project ka sa English. Wow, pindutin mo na to. Ang saya. Nag-English na siya. Then, kung ikaw na may Amerikano, tapos gusto mong matuto mag-Filipino, ayan po. Ang saya. So, here is the missing tricks from Google Docs. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. To leave your comments in the comment section below. So, ganun lamang po. Ang saya kapag ikaw ay nakasave ng time. Dahil pag typing ka, ng ano ba din yung kamay mo. So, ito talaga is, ito yung mga one of the best sa Google Docs na in-offer si Google sa atin. Okay, yan. Ito din ang gagawin natin yung ita-translate. Ay, palitan muna natin konti. So, ayan. Yung pag-translate din, this nasa tools din siya. Kasama din siya ni voice typing. Ayan po, magkatabi lang po sila. So, ayan po. Translate document. So, you have to choose language. So, if you want to select the European English, Bulgarian, Georgian, German, Hong Kong. So, maraming translation po. So, ang gagawin natin is Filipino. So, ayan, di ba? Ang English kanina, nagiging Tagalog. Isang dinansahang, hinding kilalang tao. Ganon. Narito ang aking mga trick and tips sa mga Google Doc. Gumamit na pag-type ng boses. Narito ang kamangamahang trick. Ganon. So, ito din. Gagawin din natin itong Bisaya. From English to Tagalog, to English, English into Bisaya, Bisaya into English, vice versa. Kung anong gusto mong language, Ilocano, Cavitenio is Tagalog, di ba? So, ayan po, Bisaya, usak kawaladamhang estranghero sa pag-abot sa koma sa balay, sa akong isun gusto nga may balaan ang tanan, bahin sa ni Miss Havisham. Ani ang akong mga trick and tips sa mga Google Docs sa una butang, kinahanglan niyo magamito ng ani ang katilidad. Charot lang, no? Oh, see? Simple as that. So, ganito lamang po. Ganito lang ka easy gamitin, usable. Thank you so much for watching, guys. So, I hope na safe po kayo always and see you to my next video. So, don't forget to like, to subscribe, and click the notification bell so that you will notify to my upcoming videos. So, if you have any comments, suggestion, violent reaction, feedbacks, and more, you can leave your comments there below. Babasahin ko po yan and then bibigyan ko kayo ng heart. Thank you so much. Kung sino po yung gusto mo po shoutout dyan, shoutout na po kayong lahat. So,